May adlaw sa tanan ay kita sa pagpamalandong pag-worship sa magamot Diyos. Ang pagsimpa kaniya sa Espiritu Kamaturan, makini ang yung LOD, ang lesson of Yuli by Daily Kaswi Lesson Daily, con the message ato ang marathon lesson coming in with God. I will Kaswi sa Exalted Edition con 6 part. So, dari kita magkatuon sa Friday na kita magkatuon karuno, side E, side B. Dari kita sa side E pa kita karun. Unya, kapi E ato ang side B, no? So, dari paghihapon kita sa side B, no? Ato gihapon di background na no copyright nga inspirational, no? Nga sa hymnal. Nga matugtog. So, bantay panahon na kita. Ito ang oras panahon. Ano yan kita karon sa 24 degrees Celsius. Makita karon no? Mostly cloudy kaysa yung paman. Pero bantay temperatura update na ito unya sa precise location kini. So unya alas 10. Alas 9 magsugod no, hot na. Alas 9 30 degrees na siya. Na ako na scattered thunderstorm po karon. So pag-abot na tog alas 10 hot na siya 31 degrees. Pero yung precipitation 10%, no. May chance sa magulan-ulan. Tapos alas 11 padulong sa alas 12 sila una, alas 12 hot na siya 33 degrees. Pero doon na kinatasan nga precipitation no pag-abot sa alas 12. Ato nga, 50%, no? So, naging chances po siya nga mag-ulan. Pag-abot na to sa alas 3, 32 degrees. Alas 4, 31 degrees. Sa alas 5, 29 degrees. Sa alas 6, o alas 7, 28 degrees. 50% precipitations. Sa alas 8, alas 9, 27%. Uy, hot siya, no? O, kinatasan niya ang porsento 40%. So, sa alas 10, mo 26 degrees. 30% ang precipitations. So, mo na ito ang bantay panahon. Sa ato ang hurricane update, wala man tayo hurricane update, no? So, kana lang siguro ang ato ang bantay panahon, no? Nga update. Muhan ay nakita sa ato ang mga pagatunan karon sa ato ang side pino reporting kita kay pag partner tot na magit karon Friday na no mani atong han ay ug ato sang impang report no atong matunan welcome kita sa ato ang lesson to God's grand Christ-centered plan no onya Friday's Father Taught Marathon Lesson karon. So tulo ka devotional o tulo ka sa paskol ato ang pagtuon. Ang ato ang devotional para sa ato ang mga promiser ato ang sa paskol para sa itong mga lessoner.
So ato ang first part, bag-o na kita nga atong pagabasahon, no. Musulod na kita sa week 27, no. Para sa July 8 ug Monday ang word budget, sa word budget, where do the offerings go? Asa mo patulong, no? Oy, na day tay teksto, no. Proverbs 3:9-10. O niya, sa ito ang second part atong youth devotional, magkapalain kitang basa sa ito ang The Great Controversy, ERP, distributed by Pages, no? Chapter 4, paghihap kita, The Walden Says, o niya, dili sa page 65.2 to 66.2, ato ang pagabasahon, no? Nga mga pages kibali sa subcopy. So mauto siya to ang second part. Ato ang third part, magareport kita kay matapos na po ang semana, no. Ato apagatunan karon sa Friday, July 7, The Gift of Speech. Pero ang ato mga nangatunan sa loob sa pito ka adlaw naman ni sa July 1, Beauty and Diversity. Direkibali ni sa July nung gifted to the spirit. Sa July 2, to be God's instrumentalities, no instrumentalities. Sa July 3, to become agent of salvation. Sa July 4, use as a power of God. Sa July 5, a God-given faith. Sa July 6, faith that works. Sa July 7, the gift of spirit. Ato pa na siyang sa taon unya, no? Ang the gift of speech. Palasik ka na to. Sa mga atong mga devotionals, ato ang mga promiser, ato ang mga Sabbath school para sa atong mga listener. Atong 4th, 5th, og 6th pang last atong part. Ato ang 4th part, ang end verse in your youth professional. 3rd quarter na to the book of Leviticus. Ang title, lesson 2, devotions. Ato pagkatunan karon ang Friday, July 7, inquire. Manang manginahilan kita itong kaalaman nino kay inquire. Pero ato mga nangatunan sa Saturday, July 1, keeping it 100. Not 100%. So Sunday, July 2, an all-out heart. Sa Monday, July 3, whole born or born offering. Sa Tuesday, July 4, in speak. Sa Wednesday, July 5, our born sacrifice. Sa Thursday, July 6, entire consecration o karunoang inquire kita karon na ito pagkatunan. Sunod ato ang fifth part, sunod ang cornerstone connections, no. Sabat ko sa ito ang mga junior youth ng brag mga hamtong itong third quarter, line in the sun. Atong lesson to, greed, the bottomless pit, no. Balik ko na ito ang critics o pagkatunan po rin na ito ang ato ang. So ito na sa Hebrews 13:5. Uy, na po may plus light lagi diri apod. So muna itong pagkatunaan sa ito ang fifth part, sa ito ang sixth o pang last na itong part. Sabat ko sa ito ang mga hamtong. Third quarter na itong title, Ephesians. Atong lesson to, God grand, no? God's grand, Christ-centered plan. So ato pagkatunan karon kay Friday, July 7, further thought, no? Nya, natay side B ang ato ang teacher's comments, no? Kapag tuo pagtuon, unya makahim kita. So ato mga tunan sa Saturday, July 1, God's grand center plan.
sa Sunday, July 2, chosen and accepted in Christ. Sa Monday, July 3, costly redemption, love is forgiveness. Sa Tuesday, July 4, God's grand Christ-centered plan. Sa Wednesday, July 5, living and praise of His glory. Sa Thursday, July 6, the Holy Spirit seal and down payment of karuno ang further thought. Sumauna na atong mga hanay ng atong pagkatunan karun. O kining ato ang pagtuon, gihatugay ka na ito sa itong manubuas ang atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit, o gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10, ang small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, Total Members Involvement, Personal Ministry, Tiskas Will Dili, Ugang Lam, Legum Test Missionary and Preachers. So, prepared kini sa itong mga ka-website tano, ka-grupuhan, kahimana na to. So, kung 10 years na ang ato ang SS ministry, no? Media ministry, ato ang pagpamulong sa LOD, no? Ma 6 years na kini, no? Kay 2017 po man di ay niga so good, no? Atong pagpamulong. Audio ganito siya sa una, no? Gibidyo man ato ni siya. Pero audio na to siya sa una. O niya, 20 minutes na to. O niya, sama na ni mo kung ikaw regi maminaw. Galit ra kayo na kung imura ng 20 minutes. Malagi to, no? Nga ato yun siyang ipataas yun siyang maayo. Kaya ato man itong nakuha, nagwali ganis Pablo nga. Tibok gabi eh, no? Matunay, change ta. Kay ma-aplikar malagi na ito, no? So ato na siyang gipasipot, no, para mahibawan po na ito ang ato ang mga updates, no. So ato pasalamatan ato magahom ng Diyos nga nihatag sa kahigayunan nga padayon paghihapon kita sa pagmamalandong sa iyang mabulawanon nga mga pulong ato siyang gipadayon, no, tungod po sa kanang atong kikinahanglan, no? Halimbawa na ato'y pandemic crisis nga ato ang labanan mo ni siyang ni kuantag maayo ato, no? Kina ay mga purpose food, no? Wala lang ingon nga basta lang, no? Kina ay mga kuan mo nang natay mga impang update po nato nga mga servisyo, no? Tungod sa gikinahanglan po, no? Halimbawa, pag ingon og heat index, mautang nisulod na po lang ato ang bantay temperatura kay naamay heat index, no? So, muna siya nga na ay mga pagdugang na to, no? Base sa atong makita nga kinhanglanon, no? Mano, mapalusot na po nato ato ang mga news, no? Kay para kahibalo po ta, no? So, muna na ay mga pag dugang ato ko apasalamatan ato magahamon Dios nga nihatag sa kahigayunan og sa mga kaalaman, no, nga gikan kaniya og ato sad pasalamatan ato mga kahigalaan mga kaigsuonan kay sila ato ang subscriber, no, sa ato YouTube channel, ato silang followers, ato ang mga social media sa Facebook, so sila ato ang tig like atong tig heart, tig heart, tig tag, tig mention, tig share, makakapian pisa atong video link, makasib sa video, no, makareview nga, makasubaybay, no, makaabang sila sa ato ang mga distributed ng mga pamaagi, no, nga scripting kita o banana siya pag edit kita sa Facebook, mag edit o ang ato ang pagcompile sa ato ang website sa blogspot.com, no, dito na to siya i compile. Pag ma-compile na siya, uy, na i-announce, no, nga ang Facebook maghimo siya lain nga application. But sa katinood, wala pa man gilan sa Facebook, no, gi-announce pa man to sa basta nagabalita ato, tinood ba to siya, no,
murag nag-announce ang Facebook. Wala pa niya gi-announce, gibalita lang to tunay nagbalita. Maghimo og laing application ng Facebook, nga lain kuno ang ngalan trades no, para kung kanang mga text lang no. Pwede rito ipang-post kanang mga baga nga mga text no. Diba sa una na aman to notes no ang Facebook. Karon murag gikuha man nila ang notes, basing ihiwalay nila to dito ang notes nga pwede na himuon og kanang story gyud kanang story ba for magkuan ka sulat kag mga true text kay bali bahalag taas ang nimog maayo kay trades naman ang ngalan no. So mao kay bali na mura mura siya og kanang vlogs kanang BLO no nga site himuon og vlog kay bali ang kanang trades no. Kay wala man guys gahimo pa ang Facebook ana nga vlog kay bali no. Ang ilang serbisyo sa vlog ilahara no, kung naa sila announcement dito lang vlog kanang mita murag vlog man no ilaha. Pero kung mahimo na sila anang trade, maka vlog na pud ang kanang mga tao no. Pero makapataas siya sa iyang unsa iyang i-express no, through text lang dili video. Kining video nakahimo naman sila na naman sila mga video na apoy mga reels no, i-express nimo diha ang kanang unsay mo ipakita diha no, kay na ako no freedom. So ato na siyang gipasipot no, kay para sa katong mga text input kibalo nato di ba dito man to i-compile sa blogpost.com unya pag mahimo na nato no. Ato na siyang i-share para na nakitay basahon no, kuan no sa gabi mahimo nato no. Ato na siyang i-share pag makahimo na kita ni Ana. Mana siya to ang mino atong putahi no. Ug ato na rin na siyang umulon no. Nga mahimo na to siyang kalan-on ato siyang pagatun-an sa kadlawon, di ba? Matun-an man sa tag-tag sa kay mabasa lagi na siya kung kakaya pud. No taas man kaya pud no. No ni atong gi suklan pud nato ang kanang Wattpad pinaagi ani no. Nga pulong sa Diyos no, mga message kay bali no, ma-encouragement sa ato no, ma-spiritual message sa ato no, taas na siya basahon mag ikaw yung maghatag sa time no. So ato na siyang i-share no, para mabasa na ka na siya. Safe link kihapon na siya no, pwede ninyo na siya i-click ng mga link no nga atong ihatag para makabasa na na ito So sa ato na da yun sunod nga katong gipangbasa na to, ato na siyang pagkatun ano labi na karon kay Bernice basta-basta atong gibasa kay kinahanglan na to o sayo na po na to ang atong gibasa mga pag-review raman eh, pero gipaagig mga kanang pangutana no. So mana na atay pag kanang husayo no. So mana siya sa ato ang recording, ato siyang dawaton ang mga mensahe labi na karon no, nga talandog kon ato ang devotional ang sa speech about sa speech no. So ato ana na siyang pagadawaton ang mensahe through nani worship bugato siyang ekip no recording para mahimo nato siya nga kalan-on sa tibok nga adlaw no. Ato siyang mahimo nga kalan-on kay week gyud ang hunahuna no sa tao mo nang nag-study ang Harvard no, iha ang giprubahan nga makapa grew daw kuno sa utok no ang Bible within 8 weeks di ba sa to katinuod no. So mana nga kung mag-study ka sa Bible daily 8 weeks no, eternity na dapat wala na siya putol no, para mauto na ay Holy Spirit no, nga mo kontrola ka na to, mo selyo, mo guarantee no. So mana siya ato ang pagdawat sa iyang pulong o gato siya may makalanon sa tukadlaw ato dahil na siya katulog no ipaambit through audio no, o
mao ni pagkapamatani sa podcast, no? Sa una atong audio sa kuan man to sa kining Google Drive, no? Sa Google Drive ang audio. Ato siyang i-share ang iyang website, yang share link pero karon podcast na kita karon sa atong 2023 maning podcast, no? So mana siya ang mahimo sa ato ang podcast, no? Atong podcaster is Spotify. Pag mahimo na kana ato siyang i-share ang iyang link, no? Pero ang podcaster is Spotify yaman ang i-distribute, no? Dito sa ato ang mga Google Podcast, maong download install ka mo, no? Sa inyong mga Google Podcast, ang mga Play Store ninyo sa or mga store, no? So i-search ang name nga Google Podcast, download and install, i-open, i-add ang ato ang account, no? Kanang Spirit Star Caster. So sana kalain lain nga mga Android phone ninyo, no? I-search o sa ato ang mga laptop po, PC, ato ang mga smart TV o sa ato ang mga iPad, no? I-search ang ito Google Podcast, unya download and install para masundan dito ato ang mga ano, mga na-compile kibali po, no? Or bulk na ito ng mga entry, no? So, mga ka na, ma-play lang ka na ang atong link. Kung masundan po lang ato ang link, no, nga ihatag. Ma-play dito. Ang status bar naman na siya, mahimo na na siya nga player, no, kung inyo nang i-play ninyo atong latest nga episode sa ito ang public na ito nga website, ano, no? Nga podcast nga site. So, humani ana sa itong podcast, ang pag-upload na ito sa Facebook, oh, okay naman siya, no? Di naman siya mo kanang copyright karat-karat, no? Kay, no copyright lagi na yung ato ang gigamit karon, madunggan na siya, mana nga ito siyang i-upload, no? Ato pala yun na siyang i-distribute, no? Sa itong mga page, sa ito ang group page, sa ito ang wall, sa my day, sa ito ang group chat. Maabot siya dito sa Twitter, Tirabox, Telegrams, abangan, magahimukitag abangan, no? Or atong atangan, atangi sa ato ang Instagram, no? Sa ato ang mga pag-aisgutan. So, mao ka na atong i-upload sa Facebook. Ug ang panglas na to, nga maabot po ni sa ato ang katulogon, no? Ang ato ang schedule live premiere, no? Uy, kuan kita, Pernes, sing alas 9 kita, no? Magma-prepare na to daan ang ato ang script sa ato ang side B, no? O niya, manay nga ato siyang i... Uy, atong live, basing buntag na to siya i-live, mapaabiso na ta sa ato ang community, no? Sa ato ang YouTube, nga maka-live kita. Kay para dili siya mag XX unya sa gabi, no? Unya kay copyrighted ra ba diya po na magkarti agi, no? Katong maminaw sa YouTube unya i background copyrighted man to, no? Magkarat na punta sa ato ang side B, no? Panagsara po na dili mo karat mao nga basing buntag na to i-live ang atong mahimo karon sa side E, no? Or dito baka sa auto, no? Before mag Dante Belias, no? Sa iyang Bible study on the air. Or after baka ato lang na siyang ano, no? Maabiso rata kung makahatag-tag time. Kaya parang niya gabi ang sa side B na ang ato ang pag-pukosa, no? So dito ka mo magapamalandong sa ato ang YouTube channel, no? Bible Reading Marathon. Journey kay Bali, no? 2022. So, makasubaybay ka mo, inupanan sa pag-ukab, no? Sa Bible lesson devotional, no? Modeling 6 parta kay 6 years mampunta, no? So,
mao kana no ato ang mga distributed. Ayan po ninyo no, pamalandungan nato labi na kay mga husayon nato nga mga pangutan na hinaut nga ang balang espiritu maga tabang ka nato sa pagpa-review, ma-review rumanggod siya no, o mga tubag lang talargo kundi i-review lang nato atong mga natunan no, sumana makasabay-bay kita sa mga distributed. So mga update nato mo to ga preparation kita no katong kahapon kay na ay event lagi sa Berne sa gabi eh, murag sa women's no, na ay event sa mga women's. So nasa preparation kita, silent lang preparation sa kuan F camp no, o niya manay na kanindot yan na sila yung mga update sa ilang mga media team si kbali sa bawat camp no, campsite mahatag sila update nila, i-post nila sa Facebook no, daghay makabantay. So okay man po na, so kana lang ato ang mga update no, sugdan ato atong pagmalandong pinaagis pag-ampo ang naa sa kwarto kung kayo mo siya pagluhod-luhod ang naa sa gawas video kung makampo kita makidungan atong mga sincere prayer prayer pool dungan kita sa ato ang pag ampo sa pagsugod. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagabalaan on unta ang imong ngalan, panhiya imong gingharian, pagabuhaton unta imong kabut on dinhi sa yuta maingon sa langit. Haday kami karon sa pagkaon namo sa matag adlaw, magpasaylo a kami sang mautang mayon na kami usab nakapasaylo man sa nakautang ka namo, ayo kami tugyan sa nulay kundi luwasa kami gikan sa dautan, kaimo ang gingharian ug ang kahumhimaya hangtod sa kangturan. Amen. Yes, welcome kita sa ato ang first part no, stewardship nga devotional para sa itong mga deconstitution is ramin sir. O basaon kayo sa Sabado no, credit kini sa stewardship ministry of the Seventh Day Adventist Church para sa ika week 27 world per world budget no, dili siya lugar where do the offerings go. So mana itong saysayon pero naakitix ang una sa Proverbs 3 verse 9 ug 10, honor the Lord with your possessions, a possession of substance mana ito no, and with the first fruit of all your increase, so your barn will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Grabe no, kung maabundansya ka first fruit kuno no, imuhang moto ihalad mo sa Ginoo para kung gusto mo kag daghan po ng imuhang mo dagi kibali no, kay murag sa business man imo plenty no, imo kunong farms no, overflow pag yun sa wine. So ato basahon iyang pag pasantop no, ipasantop niya sa tua katong where the offerings go, where do the offerings go, muna ay kabuhatan ang offerings na naon ato no? You probably know that our missions offering, which should ideally be part of our promise offering, are critical to the continued growth and sustaining work of the church in every corner of the world. You probably know that some missionary projects and its division are initiated or sustained by part of the 13 Sabbath
project. But what about the regular mission offerings? You gave regularly. Where do these funds go? What do they support? And what do they achieve? You may be surprised to learn what your regularly mission offering help support the work overseen by 400 missionary families around the world. So, kanto ka nang maabot sa itong mission kay Pali, no? Nga mga offerings, i-distribute po na siya dito, ah. 100 missionary families around the world, no? Kaya naman taga ni 1,000 missionaries, no? Napag-i mga global missionaries, no? O man ni siya ang gi-code sa ito ang kono. In fact, 70% the weekly mission offering its quarter goes to support missionary and the international work of the church. So, mau ka na. Dako-dako ang ilang share kay 70%, no? Missionaries, di ba? Mabot dito sa international work, no, of the church. Appropriation, no, appropriation from General Conference to the World Divisions Union and failed help this region build and sustain mission activities and their territories. O, naiba na dito. While our tithes help pay the salaries of missionaries, o, dito ginatayt, no? Sa salary of missionaries. Our missionary offerings help provide buildings and equipment the missionaries may need to carry on their work. The remaining money helps various institutions and agencies that serve the World Church. For example, it helps the Compassionate Medical Missions. Ma? O, diba, dito sa work of Loma Linda University, the outreach of Adventist World Radio and the humanitarian ministry of the Adventist Development and Relief Agency. Ah, ang World Radio ang ADRA, no? In recent years, millions of people from challenging areas of the world have found salvation in Jesus and have joined the Seventh-day Adventist Church. Thanks to your offering, thousands of new congregations have been established in unreached area and among new people groups. But after these new believers have been baptized, how are they nurtured? How do we make sure that their new faith is strengthened and that they grow as disciples? 66% of the world population still waiting to experience the refreshing news about Jesus. Your ongoing support on the missions of the church through your regular systematic offering, ongoing, no? Itong support sa systematic offering called Promise will help grow and sustain your work throughout the world. Please keep this life-giving river flowing. Di ba? Paraming tigil ang tahanan na siya, no? Nga magkapadayo na ito ang systematic, no? Offerings. So, ito punin ko ano ng systematic, no? Sige naman ng systematic, pero define asita oh yang systematic ga syllable siya sa sis, no? SYS o niya team tapos at techno ik I C transition systematic systematic
systematic. So, iyang meaning, done or acting according to fixed plan. O mo dahil systematic ay fixed plan, no? Or system methodical. So, planado, kibali mo na isang systematic nga offering, no? Kay planado ang iyong paghatag sa offering, no? Combined offering, pariharag yapon sa systematic, no? Nga imuhang paghatag sa offering. Kung kuan pa, nakalista na siya, no? Apil na dapat siya, no? Dapat mong good ma-save na to, no? Kining mga bill ba, no? Mga bill sa bayro nun sa kanang mga balay, na to. Or mga bill sa naaniko, tubig, no? Sa padiha, no? Save na dapat. Di dapat ka maglisod, anak, no? Sa mga bill, no? Hidungan po dahil mo atong tithes and offerings, apil po na, no? Kay systematic po ang offerings, no? Diba? Pero mahimura na siya kanang mga okay-okay nga mga status sa kinabuhi, no? Nga di sila makalison ni ana. Pero di tama balaka kay ang Ginoo mo paigo ka na ito mo provide, no? Oh, mauna na ito ang first part ng pagbasa na ito. Sa mauna na ito paghimay-himay sa kung ano. Dito sa simana, di man sa story. Ah, paigoan na nato, no? I-emphasize niya po na ito na siya. Sa sunod na ito nga simana, natay offertory nga Bible reading sa Proverbs, no? Sama na ito ang first part. Largo kita sa itong second part. Basa niya po kita karon. Pagpadayon natong basa sa The Great Controversy, RP distributed by Page, no? Chapter 4 kita, The Wild Dances. 65.2 to 66.2 ang atong pagbabasahon. So, nakanayon rin ang story, padayon. The Wild Dances were among the first of the people of Europe to obtain a translation of the Holy Scriptures. 100 years before the Reformation, they possessed the Bible manuscript and their native tongue. They had the truth and adulated, and they surrendered him, a social object of hatred and persecution. They declared the Church of Rome to be apostate Babylon of the Apocalypse, and at the peril of their lives, they stood up to resist her corruption. While under the pressure of long continued persecution, some compromised their faith, little by little yielding its distinctive principle. Others held past the truth, ages of darkness and apostasy. They were Waldenses who denied the supremacy of Rome, who rejected image worship as idolatry, and who kept the true Sabbath under the persistent tempest of opposition. They maintained their faith through cast by the Savoyard spear and escorted by Rome's maggot. They stood unflinchingly for God's word and his honor. Behind the lofty bulwarks of the mountains in all ages and reputes of the persecuted and oppressed, the Waldenses found a hiding place where the light of truth was kept burning amidst the darkness of the Middle Ages. Here for 1,000 years, witnesses were at root maintained an ancient
that had provided for his people, a sanctuary of awful grandeur, befitting the mighty truths committed to the rest, to the people exiled the mountain, were an emblem of the immutable righteousness of Jehovah. They pointed their children to the heights towering above them in the unchanging majesty, and I spoke to them of him with the womb. There is no variableness, nor shadow of turning, whose word is enduring as the everlasting hills. God has set fast the mountain and girded them with strength. No arms but that infinite power could move them out their place. In like manner, he had established his law, the foundation of his government in heaven and upon earth. The arm of man might reach his fellow men and destroy their lives, but that arm could as readily uproot the mountain from their foundations. And hurled him into the sea, as it could change one precept of the law of Jehovah, or blot out one of his promises. To those who do his will and their fidelity to his law, God's servant should be as firm and unchanging hands. The mountain that girded their lowly valleys were a constant witness to God's creative power, a never-failing assurance of his protecting care. Those pilgrims learned to love the silent symbol of Jehovah's presence. They indulged no refining because of the hardship of their lot. They were never lonely amidst the mountain solitude. They thanked God that he had provided for them as asylum from the rough and cruelty of men. They rejoice in their freedom to worship before him, often when pursued by their enemies. The strength of the hills prove a sure defense from many a lofty cliff. They chanted the praise of God, and the armies of Rome could not silence their song of thanksgiving. Sumao ka na ang ato ang gipasa, no, sa ato ang second part devotional sa mga youth, ang The Great Controversy RP. So ang pagbasa na to, while tenses paghihapon kita, padayon ang paghihapon na to, ano, baga-baga raman na siya nga kuan nga mga pages sa while tenses. So dito na to na padayon nun sa Domingo, siya na to na siya padayon nun, no, kay unya ka BE. Wala man tayo ko na, no, largo raman ta sa power, no, sa ato ang you shall receive, no, power. So karon, welcome na kita sa ato ang third part, devotional for all, no. We shall receive power gifted through the Spirit. Diba, ito na yung siyang report kay inang atong magitunan. So, na lang ka kung nasulod na lang sa ito, ano? Ang hard part ga-prove nga makapag-grow ang Bible. Pero kanto nga itong magipang tunan sa devotional.
saka po ipikto sa inyo ano. Diba? Kini karon ato paga bat-baton the gap of speech no. Sa July 7 nabasa na ni sa ato ang mga family worship no, inaot nga nakahatagam og time sa iyo mag-reshap kanon. Ato ang devotional nga worship. No, ato ang early manna. Wa naman po itong ilahang ko ana amata na ito. Wa man continuous siya sa tibok nga si mana, no? So, ato na niya siyang bat-baton sa ato ang marathon lesson karon og mag-uban kinihanto dito sa katulogo, no? Mag-ukab ka muna ini sa ato ang devotional nga mga box, no? So, diri kita sa kitik sa atong 2 Timothy 4:2, muna siya atong team, no? Sa ato ang LOD, no? Marathon lesson karon, no? Ang preach the word, di ba? So, ukabon ninyo ni ang inyuhang naman ng tayo bisaya diri, no? Sa ato ang libro. Pero pwede na sa inyo ukabon sa inyong mga Bible, no? So, nagkana yun, 3L, 2 Timothy 4:2, preach the word. Be instant in season. Unya, kama, out of season. Grabe, no? Namay instant of season, no? So, instant, no? Unya na po'y out of season. Di ba na may mga, kung ano, kung padadun ka sa kanon, impronto ni, di ba? And pronto, kapilyay na siya, no? Pag-preach the word na ay in pronto, na apoy out of season, no? Kanang out of season, kaplastar, ikag maayo kay, no? Out po man na siya sa season, no? Pero, kung nagka-practice ka sa out of season, di rin yung magamit sa instant of season na po na siya, no? Diba? Out of season, reprove, rebuke, diba? Exhort with all long suffering and doctrine. So dire sa Bisaya, iwali ang pulong may kahigayunan ka o wala. Dire sa Bisaya, may kahigayunan o wala, no? Dito sa English, be instant in season. Mas usog dito kay pwede siya instant, no? Diba? Tanaw itong instant. Unsay meaning sa instant, no? Nganong na may kahigayunan. Aka ng kahigayunan siguro, no? Pero ang instant, murag speed na siya, no? O instant. Instant. Ihang kanang syllables ga kuan siya sa in, ga puto din siya sa instant, no? Manang instant. Diba? So, yung meaning diri, adjective mo, happening or coming immediately. Diba? So, na immediately. Sa pizza, napoy pizza, urgent freezing, no? Ang noun, precise moment of time. Diba? A very short space of time, no? Moment, apil gila yun, abising short space lang of time, no? Munang ipaigo ang ato ang reels diha, pwede diha ka magwali diha kaya naamay instant of season, no? Makasulod diha ang ato ang mga wali sa reels kay bising short time, no? Diba? Sabi sa iya ambot nga nung na may kahigayunan rana siya o wala, no? Dapat madali, no? Or, no, makawali ka. Be instant in season or out of season. Diba? O, diri, ano? May kahigayunan ka o wala? Magmadasigon ka ni ini. O, naman, sige, padugangan pa, magmadasigon, diri, no? Emoa ang pagpamadlong. Diba, manana siya ang reproach, no? Pagpamadlong. Pag-asaway. Pagpanambag. Diha sa tumang pagkamapailubon. O, pagpanudlo. O, tanawaran na. Kung magsaway ka, mag
badlong ka, no? Magtambag ka, mapailobon, no? Diba? Amot ang saon mo na paghimo. Basta naman kayo maghimog video nga. Magtambag sila, magbadlong sila, magrebuke sila. Kaya naa sila'y makita ng mga video. Himuan nila reaction video. No, murag kasab-an nila kay ang ilahang expression po, no? Diba? Pero kung sundon nato ni siya, pailob lang ka, no? Diba? Sa imong pagpanampag, no? Dili po hinaud-haud, no? Diba? No, dili ka mo, no, masako ng mga tao sa imo, ha? No? Muna siya na agani. Tomang pagka mapailobon. Uyo, lagi kayong sao na paghimo. Basta magamit ka ng mga teksto, no? Hindi, huwag ka mag-singgita, no? Kiwalihan na nang mong isa katao, no? Dapat ma... kung nagit siya sa kasing-kasing niya, no? Makamata siya ba sa iyahang himo, no? Nga diligid na tanah siya maulit, no? Manana, magpagmapailobon, no? O sa pagpanudlo, di ba? O, basahon nato ni iyang padasig. The power of speech is talent that should be diligently cultivated. Uy, ang power ko no sa pagpamulong, gahumig ko no na siya makultivated, no? Karong daghana kay mamulong kay ang Facebook manggod, no? Makasood naman sila sa monetization, no? O niya, magtrabaho na dahil na sila sa Facebook, abisingon sana lang ilang ipamulong diha, no? Pero naman, cultivated man, no? Of all the gifts we have received from God, diba, cultivated, no? None is capable of being a greater blessing than this. With the voice, we can bend down and pursue. With it, we offer praise and prayer to God. And with it, we tell others of the Redeemer's love. Diba? So, tinatong ano, atong manunubos, no? Yang gugma. Not one word has to be spoken and advised silly. No evil speaking, wala evil speaking. No frivolous talk. Uy, frivolous. Karoon na rin yung frivolous ba? Define. So, iyang syllable dire, prib, tapos O, niya, L, O, S, ang los. Transition. Frivolous. So, not having any serious purpose or value. Sumari na siyang frivolous, no? Napay carefree and not serious. So, dito rin hapon na sa kanang costless word, no? Frivolous, walay value, no? No faithful refining or impure suggestion. Well, escape the lips of him who is following Christ. So, delete ito na yung muna. Okay, so. The Apostle Paul, writing by the Holy Spirit, says, oh, na yun. Apostle Pablo. Ephesians 4:29. Ato na yung matunan kay Ephesians. Manta. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Oh, wala yung corrupt. Communication. A corrupt communication does not mean only words that are vile. Hindi lang siya sa words, no? It means any expression contrary to the holy principle
and pure and undefiled religion, as include impure hate and covert suggestion of evil, unless instantly resisted. This lead to great sin. Diba kung hindi ka makaresist, great sin, no? Kay principle ra ba, no? Kung contrary na siya sa holy principle, sumuna po na siya ang nakurap, no? Upon every family, upon every individual Christians, as lead the duty of bearing the way against corrupt speech. Okay na yung duty, no? Barring, no? Barring the way, no? So siya harangan man akibali, no? When we are in the company of those who indulge palisto kalaka kung naako nung kaskampani sa palisto katula ko ning wasaw ning koan bi study ho nato ning baring kagi koan man sa kampani nga diba except for if not for no baring a miracle you lose. Sama lagi ke balito, no? Nama nasa imo, no? Pero mo na against kita na against corrupt speech, no? On example, when we are in company of those who indulge false talk, oh, presto. It is our duty, we na dito duty diha, no? To change the subject of conversion, no conversion. It is possible by the help of the grace of God. Uy, mahimo lang kuno na sa help of God, no? We should try to drop words or introduce a subject that will turn the conversion into profitable channel. Uy, ikaw di ay mong usap ko ano topic, no? Nagitulog diri ko na ako no ka sa kanang company nga polestok na lang ang ilahang gi estoryahan, no? Di mo siya biyaan, no? Na ako no kay duty to change the subject of conversion if possible, no? Pero by help sa grasya sa Ginoo, no? We should try to drop words and introduce a subject that will turn conversation into profitable channel. Mapuslanon gid no. Oto nga mga salmo ang mo introduce nimo no. Our words should be words of praise and thanksgiving. Di ba mga ginaang atong word no? Praise and thanksgiving. Di na siya mawala no ang praise the Lord no. God bless us all, no? Kaya to ang pasalamatan. Thank you, no? Thank you, Lord. If the mind and heart are full of love of God, this will be revealed in the conversation. Alam, ma-reveal yun sa conversation, no? Unahong lagi na yung mind, no? Full of love of God, no? Kay kung naanak ka sa pag-istoryahan ay ma-reveal yun na siya sa conversation, no? It will not be a difficult matter to impart that which enter into our spiritual life. Ligid ko no siya difficult, no? Great thoughts, noble aspiration, clear perception of truth, unselfish purposes, yearning of piety and holiness will bear fruit in words that reveal the character of the heart. Treasures. Diba dito gina, no? Sayang pulong. Makita bangit sa karakter of the heart ratios. When Christ is revealed in our speech, amara gina, kung
si Jesus Christ ma-reveal sa ato ang mga pag-speech, no? It will have a power in winning soul to Him. O nasigahan para makataog no yan. Kalag no, to Him. So last nga paragraph na kita kay sa kauras na. We should speak of Christ to those who know Him not. Diba? Isulat yun nato sa wala lang yung kahibalo, no? We should do as Christ did. Ano na to, no? Sabi sa game ni Jesus Christ. Diba? Christ did. Wherever he was, asa siya, no? And the synagogue, diba mo? Suti siya. By the wayside, suti niya. And the boot, for us, of a little from the land, at the Pharisee's face, of the table of the publicans, as for the men, of the things pertaining to the higher life, diba kay katudok mga siya, no? Maestro, diba, yanggi, tawag sa iyahan, magtutudlo, no? So Christ did. Sumauna siya ang atong naton, ano, sa exercise power, the gift of speech, sa magit ko no kan Jesus Christ, no? Pero mauto siya nga dili i-practice ang corrupt, no, nga mga conversation. Ikaw kunoy mo change anak sa topic, no? O niya ang kanang corrupt conversation dili lang siya sa pulong kundi dili mo again siya sa holy principles, no? So kung again sana siya sa holy principle, di ba mo change na po kag topic para sa profitable na siya nga pag-eskuta, no? Sumuha na itong mga devotional sa ito ang mga promiser, largo na kita sa itong Sabbath School, no? Para sa ito ang mga listener, unahon na nato ng end verse sa itong senior youth yung adults ng mga professional. Atong Sabbath School, the Book of Leviticus, itong third quarter, lesson 2, devotions. July 1, padulong sa July 7. Oh, mag-ended na kita karon kay July 7 na. Enquire kita. So, sugda na ito niya ang ato ang pagmanandong sa atong lesson, no? Nga, manginahanan paghihap kita sa kaalam nga langit nun. Nga, kadto, no? Dili makurap, kundili ang balang espiritu, no? Magagiya, magampo kita. Father God in heaven, open down mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Amen. So ato kining pag-ahusayo ning mga panguta na karon, by obay mo sa tinibo mga panguta na ning in verse na ito, no? Unya lahi na raban ni sa kuan. Lahi na sa ato ang hamtong. So ang pangutana, share insight from this week memory verse that we study as well as any discoveries of observations and questions with your Sabbath School class or Bible study group. Consider discussion questions with the rest of the group. Uy, mara po itong panidaan po niyo ilahang mga tampo, no? Marag ka nang explain, no, about sa memory verse na ito. Kang balaam, ano, ang kibali ang punto, no? Dili pa niya kang balaam sa offerings, no? Sa offerings. Pero kang Jesus Christ mong ihapon sentro tara, no? So, nabota na, where are areas of society that devotion is seen as inspiring
How about the charts, di ba? Anxiety, no? Devotion. It's inspiring the charts. So, charts mga ginang area diha, no? Nga makapa-inspire or sa kanang kapunungan nga naah, no? Nakatigom, di ba? In what ways does your life resemble a sacrifice that bring God much joy and pleasure? Diba? What ways on your life? Matuno nga. Katong present your body a living sacrifice, Romans 12. Antono. I beseech you, brethren. Diba? Present your body a living sacrifice, holy and acceptable to God. No? A spiritual service. Oh, sunod, how did the born offering point to Jesus? Yun sa to siya. Mauto siya. Klarong gininunto siya, no? Nga itong born offering, nakapoint siya kan Jesus, guys. Kay gift. So, tilagi ni Apostol Juan, nga, behold the Lamb of God, no? So, klaro siya, mauto siya. Ang Lamb of God nga na born offering, katong with antish, no? Kay wala lagi kung nag-isulti nga the ball of God, no? The goat of God, no? Na born na kibali, no? Ito nga kasimple. So the born sacrifice ended with Jesus. What lesson can we learn from them today? So yung lesson. Ito siya nga. Game on Jesus Christ, no? Ang pagtubos ka natin sa Calvary sa cross. O natay lesson. Nga. Mato muratag kita ang kahalad, no? Kung panahon pa dito sa Leviticus, nakahalad na ta man. Mag-arong ginunta na tas kinabuhi na to, no? A lesson, no? Amot sa unang panahon, no? Sagi kahit mapil nila, no? Nga after nila makahalad, after nila mapisik-pisikan sa katunggihalad nila, no? O saka mga kanang bantayan na nila, no? Ano ta na atong mapil po, no? Nga murag nahindog ika, no? Sa iyong kasalanan. O di na kita naka maghimog sala. So how complete is your commitment to God? Oy, complete commitment to God. Kato-ato ang story sa Pero, no? Ngayon siya ka, complete. I am more than complete. Diba? Gidawat niya, no? Moto nga. Iya ka nagihimo, mag-sangyaw na siya, no? Sa gugma niya kang Jesus. Diba? Isangyaw. Itong sa wala pa nakahibalo. What are the areas in your life that need to be surrendered to Him? Kinatibukan man agad na ni mo nga imong life is surrender, no? Para ang Ginoo maga control, di ba? Sa imuha. Sunod, how does this sacrifice motivate your dedications? Sacrifice mo kang motivate sa imuha, no? Nga by His one we are held. Naayo kita, no? Nagigihin mo ang Ginoo, no? Para ka nato inaot nga naaputihin mo on para kaniya, ha? Makamotivate ginunta na ka nato. So does modern Christianity reflect God's value of wholehearted commitment? Ipangunta na kahigala, no? Naging atong modern, naging nga Christians, napabagyod ang wholehearted commitment, no? How can your life personally answer this with a resounding yes? So ito na kag yes, no? Wholehearted commitment.
di pakita gina nimo sa imuhang pagbuhat, no? Nga mo support kita sa to ang charts. O naagid tayo pag worship kanunay sa Ginoo, no? Kunya, magasubay kita kanunay sa holy principles, no? Ang humble, pagka mapailupon, no? Kung matunga, mugiyagi ka, no? Na ay pag badlong, no? Pag saway, pag matuto, pero humble lang ko, no? Sa panglas ng pangutana, in what ways can you make a whole offering to the Lord today? In what ways na po? Sumagi na siya ng ato ang pagtugyan, no? Nga makahimuta og whole offerings. Kana siya time, money, and effort, no? Kung sa time, sa ato ang mga systematic na itong offering sa tithes. Kung sa time na atay pag-devotion, ka-devotion ka niya itong title sa Ginoo, no? Og sa effort, sa energy, mga gito ang ato naging paghimo, no? Nga ma-share po na ito ang ato ang mga kimpangtunaan sa ito ang devotions, no? Na itong i-offer sa Ginoo, no? Tanan gihapon pero by asphyxia, no? Whole offering to God pa. So karon ra bagid siya nga application mo nga nahanggit na ito ang Ginoo sa kanunay, no? Kaysa sama si Job ato, no? Managahin mo siya offering gani. Namamangin na po lang atong kung anong appeal po na atong pamilya, no? Nga naagin na siya sa ato apod nga mapasaylo ang tibok, no? As family, i-offer na ito. Pagtugyan kibali, no, sa ito ang mga time at ihatag sa iyaha nga maka kung dito ang tagmaisigin o canpigs, no? Diba, can peace, pareha naman na siya sa pamaagi nga naka-i-offer, no? May can peace niya may masala kay siya matarunganon, no? Nga muhilo sa itong pagkadili matarunganon. Sumana siya nga makahimok kita mga pamaagi nga mahimaya ang Ginoo, no? Sa itong mga pangitaan, no, mahimaya na to siya. Sa ito ang kusog, no, mahimaya na to siya. Sa ito ang mga diri pag-isigot-isigot, no, mga conversation, mga topic, iluntan na to ang Ginoo, no, kay mauna ang maka-winning soul, no, kung naisigotan na to si Jesus Christ. Sumana ato ang inverse nga itong gipanghusay, no, ang inquire. Largo kita sa atong sabas ko sa atong mga junior youth nga brag mahamtong. Kang baal po ni, no? Baalam, no? So atong third quarter line in the sun. Lesson 2, grade. The bottomless pit. Ato na ko nyo ano ng grade, no? Define, no, ang grade, ma-define na to.
Opposition. Greed. Intense and selfish desire for something. Wala ugyud ang greed, no? Especially wealth. Apil din sa wealth. Power or food. Bising din sa pagkaon, no? Pero ang greed, no? Bottomless pit. So, balik ko na to ang critics. So, ang critics na as Numbers 22 verse 31. Then the Lord opened Balaam's eyes. Humana na sa glalis at umalunda, no? Ipakita na sa Balaam. And he saw the angel of the Lord standing in the way, with his drawn sword in his hand. And he bowed his head and fell flat on his face. Matos yung sa nakita na niya, wako na sila ang gihimo, nagbow na lang ko, no? No? So, di gito basta-basta yung nakita, no? Mato nga, mo saludar ganito ang dangke, no? Di ganito mo largo, kinaalagay po espada, no? Siguro sa pagbaw ni Baalam, nangayon ito siya, sorry, no? Sa ilo. So, di na kita sa itong pagtuon sa Friday, ang ipabasa, Hebreo 13:5. So, ito ko ano niyang teksto. O, inihatag mo ng NIV to rin, no? Keep your lives free from the love of money. Ah, money, no? Free from the love of money. And be content with what you have. Because God has said, never will I leave you. Never will I forsake you. Ano nga, pong rason, no? Nga mapalayo kita naka free from the love of money, no? Kaya na i-promise sa Ginoo, never will I leave you. O di ko nun niya, di ko nun kaniya biyaan, no? Never will I forsake you. Eh, mama, orang mana sila, no? Dili biyaan, forsake, dili pasagdan ang leave, no? Kay mubiya. Porsik tanaw na tuning porsik man bagi ning murag define tas porsik, no? Transition forsake kaya sila bol siya sa porta porsik abandon o oh, abandon din ang porsik, no? Someone or something sa abandon na siya, renounce or giving up, no? Something value or pleasant. So, parihalag yapon sa renounce, no? Forsake, no? Sumuna nga, ano yung kaya nga saliganan ang Ginoo, no? Kaligita na mula pa o yung pagkikugmas money, no? Sa Ginoo, yun tana kay never will I leave you. No? Yun niya, never will I forsake you. Sabi kina, no? Duha ka po kiyang promise ato, ano? Gipasalig sa ato, ah. Nga di kaniya biyaan. Di po kaniya i-abandon, no? Umagita na na imuhang rason nga dili ka mo manghinubra pagkikugma sa money, no? Oy, na i-plus light quote, no? Ipabasa. Read the plus light quote again in what ways does covetousness work? Ipabasa na ba ito? Plus light against your soul. What are ways in which you can combat covetousness in your own life?
as it possible to fight in our own strength. Ba, sa covetousness. Consider volunteering with friends to work it as advocating or work with your church on another project to help the homeless. Active service to help others is one of the best ways we can work with God to combat covetousness in our own heart. O katukibali, no? Murag community service ang iyan kung katapang kuno ka sa homeless, no? Ipabasa balik ang koan ang sa plus light, no? Ato ba saan ang plus light? Pagbalik, no? Diri man is sa Patriarchs and Prophets, no? 439, kung paalam ni. Baalam beloved the ways of unrighteousness. Di bagi kuan gan ni Peter, no? Ni kung masal unrighteousness, 2 Peter 2:15. The sin of covetousness which God has declared to be idolatry. Ah, idolatry na rin na siyang covetousness, no? Had made him a time server. And through this one fault, Satan gained entire control of him. It was that is the cause his ruin. The temper is ever presenting worldly gain and honor to entice men from the service of God. He tells them it as their over covetousness, no over consciousness that keeps them from property. Those me are induced to venture out the path of strict integrity. One wrong step make the next easier. Mana siya patayan him. And then become more and more presumption. Okay, nagigay naman ka makabantay sa sayop, no? So di kita mag sala-sala kanunay, no? Kaya mahimo na siya nga presumption mo na kag sinana ka sa kasalanan, no? Di na ka ma dutlan sa imuhang, no? Pagmando sa Blang Espiritu. So mana na ato ang Cornerstone Connections? Sabat school sa ato ang mga junior youth nga murag mga hamtong. Diri na kita sa ato ang 6th part, no? Sabat school na kita sa mga hamtong. Atong Bible study on Alison Martin Lesson 2023 Community God Day with us Exalted Edition. Kan ika-6 na kita nga part pero side E pakita karon, no? Ato ang pagbasa sa further thought, no? Og mga lesson review kita, discussion question ato husayon, no? So makig-oban ka mo, andamon ninyo, no? Yung mga Bible ang lesson, itong application nato sa SSQ PDF, no? Og Sabbath School and PM nga application ma download and install sa Play Store. Kundi mag-application ang website, no? I-browse Sabbath school.adventic.io. May taon ni mo to ang patience unya i-click ato ang lesson to, no? Katong God, no? Grants Christ-centered plan unya i-click ang Friday na to nga pagtuon, no? Oh, welcome na kita mga magtutuon sa pulong sa Diyos, learn of the scripture, mga kapaglaong makulandong brethren and friend, mga kapagtuon, no? Minahaligog mabilangga sa Diyos. Welcome kita sa ito ang
Pray to the seven farther thought. So ato ba sa nihang insight rin no? Mga quotations, farther thought. Does Ephesians 1:3-14 teach that God predetermines the future of human being, predestining some of everlasting life and others to everlasting death? Many people unfortunately believe this. Consider, however, this idea. Oy, naipasantop no? Kay mao lagi no, kahibalo man ang Ginoo, kahibalo na bagi kono siya kinsay mga padulong sa everlasting life o kinsay padulong sa everlasting death no. So Adonai explanation ang una in the passage no. The role of Christ is determinative since divine chose to adapt as a core. Though Jesus Christ, Ephesians 1:5, no? Ephesians 1:4, does suggest that God's election and predeterminations are exercised toward all who choose to be in Christ rather than selecting who will be saved. Di ba mao ginong tanan na ang atong i-focus no nga pag-exercise nato sa faith in Christ no kaysa pag pujut-pujut man nato kinsay mga luwas no or lose on a case by case basis even before people are born. God's decision is the study predetermined divine response to those who exercise faith in Christ. So dito rin na siya mag-reflection no? Nag-exercise sa faith in Christ. So Ephesians 1:3-14 also contains kaduhanan ni vivid relational language about God's work of salvation. God is Father. Balik ko na to, God is Father and we are His adopted children. Adopted sa 1 Corinthians 3:5, our Savior's blessing and bountiful measure sa Ephesians 1:8 no. He which He loves on us and always naman inside mato bountiful na naglargo na niya. We must understand the language about God's choice and predeterminations in the light of this rich relational language. God is not distant and feeling judge who make decrees from afar, but carrying the fathers of all His children. Mabasa sa Ephesians 3:15. Katulo, that God honor human choice. As reflected sa Ephesians 1:3, especially sa 1:13, where hearing and believing are chance to be important. Okay? And Him you also, after listening the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed Him with the Holy Spirit of promise. Diba sa listening, no?
in him you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in him with the Holy Spirit of promise. At sabasang Diyos siya, no? Balik ko natin ni Ephesians kung sa Episo chapter 1 verse 13. So nagka na yung 3, ah. Pinaagi kaniya kamu usab sa pagkadungog mo ni sa pagkadungog no ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo. Og sa nanagpanuo na kamo kaniya, getembrihan kamo nga getembri mao ang gisaad sa Espiritu Santo. Balito sa nakadungog no, nanagpanuo nanapurendihan ang tembri no nga gisaad sa Espiritu. So matunaw nga, we're hearing and believing are judged to be important. Elsewhere in the letter, sa Ephesians 2:8 o sa 3:17, all of which emphasis of presume the exercise of choice and response of faith. And in other passages in the New Testament, sa 1 Timothy 2:4 o sa Acts 17:22, so sa 1 Timothy 2:4, who desire all men to be saved and to come to the knowledge of truth. Matunong, makabot yung tana sa knowledge of truth. No? Kaya gusto niya yung mabalaglag ang tanan. Or as Ellen G. White expressed, nag-expressed Ellen G. White, and of much less give of his hand, God has encircled the whole world with an atmosphere of grace, as real as air which circulates around the globe. All who choose to breathe his life-giving atmosphere will live and grow up in the stature of man and the woman in Christ Jesus. O, sa stature of Christ, no? Magito na yung gusto, no? Nga mag-grow up sa stature, no? Of men and women, pero diri sa ato ang manluwas nga si Jesus Christ. So mao ka na ang ato ang further thought, mag-lesson review kita o magbasa kita sa mga question no atong mga nabagatan sa atong pagtuon sa adlaw-adlaw. Oh, mag-lesson review kita. Welcome kita sa itong pag-review sa lesson to. July 1 kini, padulong sa July 7, ang kitik sa Ephesians 1:3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing and the heavenly places. Yan ang Kristanto, no? Heavenly places. So muna itong title, God Grand Christ Center Plan.
sesuatu ang naton on Sunday, July 2, chosen and accepted by Christ. Kipili og gidawat ni Kristo, no? Ang pangutana dito, dwell on Ephesians 1:4, which says that we have been chosen in Him, Christ, before the foundation of the world. What does it mean? How does it reveal to us God's love for us and His desire for us to be saved? Diba? Ito si revelation of the world. Nasa Ginoo, gina siya nga pamagi, no? Pero mara na siya nga ang atog yung mga kinabuhi, no? Kung piliin na to siya, numaigo na siya nga, you are chosen from the foundation of the world, no? Diba kay, dito naman to, in pity, Jesus naman to ang makasulod, ano, no? Sunod sa Monday, July 3, cause of redemption, love is forgiveness. Pangutana, what does it mean to you that through Christ's atoning sacrifice you are forgiven and redeemed? What if you feel that you are unworthy of it? Hence you are unworthy. That's the whole point of the cross. So muna, mapil natin. Kaya costly lagi redemption dito, boss, no? Love is forgiveness. Sama lagi ko na to ang servant, no? Para makapuri siya, paliton siya. Sunod sa Tuesday, God's grand Christ-centered plan o manunig sentro. Mautana, how can you acknowledge and celebrate the redemption? Acknowledge, celebrate mo, no? You have experience in Christ Jesus as part of something sweeping the grand, an integral part of God's study and ultimate plan to unite all things in Christ. Di ba, ma? Celebrate yun ang tanak nato, no? Ma-acknowledge ang iyang pag-redemption ka na ito, pagtubos ka na ito. Sunindot na siya kay katugan na si Joseph nga baligya siya, maragi palit siya, no? Parang ganito siya sa iyang amo, no? Magparong ganito, anak po ito, no? Nga, gitubos na kita sa katong malhalong nga dugo ni Jesus Christ, no? Mo-unite sa kay mo na iyang plano, no? Ang unite all things in Christ. So sa Wednesday, July 5, living and praise of His glory. At pangutana, what the difference between working to get something and inheriting it instead? How does the idea help us understand that we have been in Jesus, di ba? Ang difference, no? Working, kanang maningkamot to kasimkan, or kanang inheriting na, di ba? So, nindot ka na siyang inheriting, no? Kaya, itagaan na ka, no? Ka maghago. Itong mga Israelite, di mag-inherit na nila, panulundon, no? Ngayon, paigo sa ila sa Ginoo. Itong promised land, no? So lahi lagi na siya ang ano kay hindi naman ka kayo magkalisod, no? Na na may kihatag sa imo, ay mo na lang atima nun, no? At siyang atima nun kay gi-inherit na nato niya na rin patuloy kuan Holy Spirit pa siya sumpay patong Holy Spirit, no? Nga mo garanti ka nato mga pitotong sandigan. So sa Thursday, uy, wala pangutana, the Holy Spirit sale and down payment or kato ang guarantee, no? So humana kita sa ato ang lesson review. Ano na nakita ay discussion question, tulong mo na yun ka discussion question, no?
Balikan pagtuon ng pangutan na una. What arguments would you add to those given above supporting the idea that God does not pick and choose before we have been created, how well received, and how well beloved? Uy, argument no nga. Kana lagi, no? Nga di maka-support, no? Kahibalo na ang Ginoo maluwas, kahibalo na po siya akin sa mga laglag, no? Kay dira na siya magabasi sa imuhang kasing-kasing, no? Unya ipasabot na siya sa imuha, no? Nga ikaw gipili niya sa sukad pasugtukod sa kalibutan, no? Pero sa ihang pagka-furness, no, pagka-pantay-pantay, di ginaing nun nga abi kay grabe ni mukha dautan padulong nakalargo sa imperno, no? Diba? Dili ka maka kuan ni anak bisig ang Ginoo, no? Di siya makaingin na ay kininga tao dautan ni, no? Imperno na ni, di ba? Kay hatagan kaniyag chance. Dili na siya magabase sa imuhang kasing-kasing, no? Di gani ka mausab, di ba? Sa faith in Jesus, no? No, mauna siya. Di ba? Dili na siya pabor, no? Sa kanang eternal life, di ba? Katong who believe, di ba? Howsoever, kuan ba yun na siya kuno? Kanang universal, di ba? No? Mauna agi na sa prinsipyo sa tao. Ah, laglago nun man ko. Ayan ako magtarong, di ba? No. Pero sa Ginoo, bisan paglaglago nun, nakapagin na siya chance nga bag-uho ni ayahang kinabuhi, no? Ugma na siya nga patasig niya, no? Nagikan pas pagtukod sa kalibutan. Di gin mag-una-una ang tao, no? Na nakibali, kahibalo nakibali ang Ginoo, no? Ngagin sa iyahang pagalaglagon. Kay na ay free will ang tao. So, ikaduha nga pangutan na whose choice ultimately decides whether or not a person has a salvation in Jesus? So, may decide, no? A person has salvation in Jesus. Huwag na may answer, no? Kay mamagito ang person mag-yot, no? Yun sa atong pilion. Pariharamanggod na. Kung asa ka, kung nakay agianan nga pagapilian, ikaw may magpili, no? Pilion yung motos yan ko, ano? Dito po kanya paiguan. Parihato ang pagpili ni Abraham ug ni Lot. Di ba? Nagpulag magiging sila, magiging nga diharap ko sa imo, uncle, no? Maya, mingon po si Abraham nga diharap ko sa imo, di ba? Pagumangkon, no? So, naagid siya kanang magkaiba nga landas, no? Pero kung naamay magkaiba nga landas kana makakuha gid unta na kag lesson, no? Para padulong ka sa salvations, no? Dili kay padulong ka sa kalaglagan, no? Naalagi na siya mga sayop nga imong pag-atakan, di ba? Prehara gud nila ni Lot, abi kay sayop ang ilang gitahak, nalaglag na sila, no? Dito sa pagsunod sa kalayo, no? Di ba giluwas gani sila, no? Tungod mauna siya nga ato ag yung pag nung pag salig na to sa Ginoo, no? Nga dili siya mawala.
Oh, mangdas nga pangutana. In him we had redemption through his blood, the forgiveness of sin according to the riches of his grace. Ephesians 7. How does this verse reveal the reality of salvation faith alone, not by the works of the law? Diba? Redemption through his blood, the forgiveness of sin according to his riches of his grace. No? Dito rin sa redemption. Does this verses reveal the reality of salvation? Faith alone. Diba? Sa faith lang yan. And not by work of the law. So, kana laging ko ano kanang work nga ma-identify na to. Diba? Katong sa imuhang pag-badlong pag-matuto. Diba? Na ay pagka-mapailubon. No? Ba na amagod siya work, pero kana nga work ba nga gigiya sa Ginoo, gigiya sa balang espiritu, dili sa tao. No, kay kung sa tao pa maghinambugay na ako pag ingkod na ko dito ang charge, di ba, kung sa mga pastor daghan kog na bautismuhan, dili na pud sa kon daghan kog na bautismuhan, di ba, dili magud nimo ipang hinambog. No, di ba, daghan kog gibay sa dihan. No, kay faith alone lagi na, no? Ang Ginoo lang kitang imuhang kon. Kanang magdaygon na nimo ang Ginoo sa imong mga pagbuhat, no? O wagi kay panghinampog, no? Mabait ang singon si Abraham ba to, no? Nga di na ipanghinampog, no? Diba? Pero mo po natong naun. Nga, di ko nga walay pulos ang imuhang pagbuhat, no? Counted na siya, listado na siya, istadihan na sa Ginoo, no? Mga hintil ka na istadihan niya, kinibakaiyahang mga workmen, no? Pero mo ni sa ato ang pag-work, wag ito ipanghinambog, no? Makuan ka, manghinambog ka. Ah, kami mga luwas kay kada patay dagas apil mi, sige mig kanta, sige mig kanta-kanta pag naay mga event, sige mig kanta-kanta, no? Di ba kay mga singer, no? Sige mig apil sa buhat, sige, no? Dili ni mo basihan unsa man imong mga achievement, unsa man imong participation sa ministry, dili kana siya ipanghinambog, no? Padayon lagi ka sa pagbuhat kay faith alone, no? Gugma lang sa Ginoo, no? Ang makapadayon sa ato, ugigil ni mo po na siya, no? Ipasikat, no? Kibali, digil ni mo ipatanaw ba nga, mas labaw mi sa imuha kay daghan mi mga servisyo nga giapilan, daghan mi mga ministry, no? Naami mga pundok grupo, di ba? Mag-meeting me kada Martes, mag-meeting me kada Merkulis, di ba? Mabuhat ni mo na, no? Pinag-isagog maog. Wala, di ni mo ipahinambog. Kay ang mando lang sa walang espiritu. Ang ato ang pag-alagad sa iya, ha? Di ba? Faith alone muna siyang makatubag, no? Sa ato ang mga pagbuhat. Kung nga sa man atong gibuhat para sa Ginoo, ato na siyang padayon nun, di ba? O wala gilta na yung maghinambugay, di ba, no? Sa atong mga pagbuhat. Na kita sa pagka mapailopon. So diha natapos ang ato ang side B, no, sa ato pagtuon sa Friday, sa ato ang further thought, ato na siyang padayunon ato ang part 2, no, sa niya kapi para sa Sabat na ito nga pagtuon
Semua kini atong mga natunan sa ang Bible Study and Lesson, Martin Lesson 2023 Community Gathering with Gospel sa Exology Edition con 6 part. So, ato gito na sa 6 part. Ang ato ang title sa 3rd quarter, Ephesians Lesson 2, God's Grand Christ-Centered Plan. Oh, Friday, ato gito na ng Hebrew 13:5. O sa ato ang fifth part, ang cornerstone connection, atong third part, line in the sun, atong lesson 2, grade, the bottomless pit. At ito na sa Wednesday, ang pagtuon po nato sa kanang Friday, no? Tapos sa kini fourth part, ang inverse. Atong third quarter, the book of Leviticus, Lesson 2, Devotions, og inquire ka na, no, ato gitunaan sa Friday. Sumana atong mga Sabbath School, sa atong mga listener, sa ato ang mga promiser, ato ang devotional for all ang yourself power gifted through the Spirit. Og ato gitunaan sa July 7, the gift of sweets. Sa atong second part, the controversy, ato gipadayin pagbasa ang the wild dances, no? Dari ka na sa page 65 o page 66 kay Bali. Ang first part, bago kita nga ibasa ang word budget, no? Where do the offerings go? So, mo na itong mga nangatunan. O gato na kinipag-takupan ng ato ang pagtuon. Pinaagis pag-ampo ang naa sa private na place kung makamit sa pagluhod-lod. Ana asa gawas ning ko mga puta may dungan atong mas prayer sa prayer prayer Paul. Maduhan kita sa pagampo sa pagtapos milik siyang kita. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. And now, beloved Christian, keep you, may the Lord make his shine upon you and be gracious to you. The Lord live and countenance upon you and give you peace now and forever. Amen. Daga salamat sa inyong pagpuminaw po sa inyong riyantong tulumanon. Ang pagmalandong sa iyong pulong sa pagkatlaw sa mga gabi, maukinin yung Bible Study and Addison, Marathon Lesson 2023, Communion with God, I will cast well sa Exology Edition con 6th part. So, dire kita alayon sa July, no? O karong nga adlaw, sa karon sa women's kuno nga ministry nga activities ato alayon na, no? O ang mga preparation nato sa umalabot nga mga semana sa FCAM. Ipangapil sa pag-ampo, no? So, hantod sa nagyayon ng Diyos mga kayo, mahid lang sa nanda, Ligon ang Diyos.